Attorney, may iba tayo. Recently, sa isang panayam, binanggit po ni ano, dating Senador Dick Gordon na si VP Inday ay very insulting at very arrogant. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal? Baka nakikita niya yung sarili niya. Tinidiskriminate niya pag nabit sa Senado. So ano yun? Mirror, mirror on the wall, Attorney? Alala niya sa pag-ibeta. Pero si Inday, in fairness, Vice President, hindi siya magkakaroon ng ganong demeanor kung hindi siya binastos doon. Bastos. Kaya binalik niya lang. Kaya sinemplang niya. Tsaka, pero Attorney Sal, ba't nga ba masyadong bitter itong si Gordon sa mga Duterte? Ano bang, di ba dating magkaalyado ito, Attorney Sal? Ikaw naman nagtataka ka pa, bakit naman hindi. Dahil si Duterte hindi siya lumabas sa Senado. And tinarget siya ng gusto eh. O kaya, million-million ng Duterte followers, hindi siya binoto, kaya hindi siya lumabas. Kaya yan si Ultiveros, napakaswerte yan. Kasi, alam mo ito si Presidente Duterte, masyadong gentleman. Ayaw niyang banatan ng frontally itong si Ultiveros. Kaya nakalusot eh. Kaya nakalabas. Pero kung yan yung zero niya, pareho ng pag-zero niya kay Gordon, hindi lalabas yun. Pero Attorney, di ba, dati silang magkaibigan, kaalyado. Sino? Si Dick Gordon at si PRD. Tama ba? Eh, mga politiko naman palagi namang magkakaibigan yan sa panahon na dapat sila maging magkaibigan. Sa panahon na dapat sila magkaaway, mag-aaway yan. Ganyan talaga yan. Attorney Sal, tomorrow will be the continuation po ng budget deliberation o budget hearing para po sa Office of the Vice President. Anong masasabi mo, sir? Mukhang naghahanda na ang mababang kapulungan para himayin ang Vice Presidente. Hindi ba sinabi na ni VP Tara, ako, tapos na ang aking pagdepensa dyan. Nagpresenta na ako, pinaliwanag ko na, bahala na kayo. Bahala na kayo kung aprobahan niyo yan, bawasan niyo, o buuin niyo. Kayo naman ang masusunod, sabi niya. Kayo na lang. Pero, Attorney, so ginagawa kasi ngayon ng Congress sa kanilang power of the purse. Why not gawin din nila yung the same thorough investigation doon sa budget ng Department of Public Works and Highways? Eh, kaya naman pa nilang busisiin page to page, word for word, ang proposal no mula sa isang ahensya ng pamahalaan. Why not gawin din ito sa DPWH na alam naman po natin na ahensya ng gobyerno na lagi po nasasangkot sa issue po ng irregularidad at korupsyon? Eh, dapat gawin nila yon. Pero ang mas maganda siguro, ang busisiin nila yung kanila mga budget. Kung gaano karami ang binibigay sa kanila sa ilalim ng mga budget nila sa Kongreso. Yung maging accountable, paliwanag sila. Sanang saan pupunta yung mga gastos nila. At saka yung mga nakaraan, di ba? Yung mga biyahe nila, kailangan makita yon. Eh, hindi nila ginagawas. Ayaw nga pala, sir, nabalikan ko lang saglit si VP Sara. Yung kasing sinabi, siyempre, di ba, attorney, parang sa Liwasan Bonifacio, may mga kababayan tayong kusa nag-donate, no? Para ibigay sa OVP. At nasabi ni VP Inday na kung gusto niyo magbigay, doon niya lang idirekta sa mga biktima ng Bagyong Enteng. No, anong masasabi mo doon, attorney? Napaka-selfless nung pahayag na yon ng Vice Presidente. Eh, tama naman yon. Para diretso na doon sa, para wala nang, kumbaga, wala nang proseso. Kasi pag merong proseso, diyan bumabagal. Pero kung diretso mo nang binibigay sa biktima, hindi immediately na tatanggap nila at napapakinabangan nila yung mga donasyon. Para ako DSWD. Yung DPWH, ang problema dyan sa DPWH, malaki ang kanilang budget pero natatandaan ko doon sa kabinete noon, nagre-reklamo si Ben Jokno doon sa public works. Sabi niya, taon-taon kayong nasa public works, eh hindi nyo nire-release ang pera. Kaya palaging bumabalik sa National Treasury. Pag hindi bumabalik ang pera, hindi umiikot ang pera, kaya ang ekonomiya natin
na-stunt ang growth. Kaya dapat gastusin nyo. Kaya ang paliwanag, may paliwanag din naman ng DPWS kung bakit hindi nila nagagalaw. Kasi daw, maraming mga legal issues. Halimbawa, may isa kang project na malaki. Ang problema mo, kailangan mo ng right of way. Ayaw pumayag. Nung dadaanan ng kalye, lalagay mo ng mga bridges, maglalagay ka ng construction. Kumbaga, merong legal process. Hindi basta-basta. Kaya it takes time. Kaya nga ako gusto ko revolutionary government . Para wala nang mga katakot-takot na protocol. Gawin na agad. Di ba? Hanggat regular ang gobyerno natin. Talagang ganyan. Tsaka, syempre, Atty. Sal, alam mo naman, marami pang mga magagandang programa ang gobyerno. Maalala ko lang yung balita, no? Regarding dun sa flood control, yung diktador ng North Korea na sinabi sa balita na pinatsugi niya, pinapatay niya yung mga tatlong opisyal for deadly floods in Nokor. Nako, kung yan kayang gagawin sa Metro Manila, Atty., yung mga opisyal, para masampulan ba? Ano ang sabi mo doon, Atty. Sal? Hindi na kailangan yun. Yung kailangan lang talaga i-monitor mo. At saka, kung presidente, Duterte style. Pag hindi Duterte style, talaga walang makupad. Mabagal ang galaw ng lahat. Pag ang presidente mo gagaya ni Digo, lahat. Nag-iinit ang mga puwet. Siguradong hindi uupo. Trabaho yun ang trabaho. Kung babalikan mo lahat ng midterm election, ang kadalasan na nananalo, unless napakasama ng imahe ng administration ang kasalukuyan, ang nananalo talaga dyan, administration candidates. Kasi, pag midterm, meron pang tatlong taon ng presidente. May control pa siya sa mga LGUs. At kahit na wala siyang control, alam ng mga LGUs na kung hindi nila susuportahan ang kandidato ng administrasyon at malaman ng presidente yan, kaya na wala silang makukuha ang atensyon, ayuda dyan sa presidente. Kaya tutulungan talaga nila ang mga administration candidates. Kaya most likely, malakas talaga ang administration candidate. Kaya kailangan yung grupo ng mga kontra sa administrasyon. Pumili kayo ng ang mga reputasyon malilinis, ang mga reputasyon magagaling, ang reputasyon honest, ang reputasyon hindi mga balimbing, hindi mga traitor na ginagamit lang ang Duterte para sumiksik at ma-identify sa kanila. Kasi maniwala kayo, pag hindi ang kandidato ng anti-administration ay mga tao na may magagandang reputasyon, maniwala kayo, ang administration candidates, yan ang lalabas. Maliban sa dalawa, tatlo kanila.